Hello guys, good morning. Welcome back to my vlog. For today's vlog guys, pag-uusapan naman natin yung tungkol sa side effects ng Pfizer COVID-19 vaccine pagkatapos ng second dose. But before that guys, gusto ko lang i-recap sa inyo yung mga naramdaman kong side effects ng Pfizer COVID-19 vaccine noong first dose. Una na dyan guys, nanakit yung part ng balikat ko kung saan ako injectionan. And then yung mismong braso ko, iba yung pakiramdam niya, para siyang pagod na humihilab, para siyang may rayuma, ganon. And then, pangalawa guys, yung nanakit ang ulo ko, tapos nag-loose bowel movement ako. Meron din akong, meron din tumubo sa akin na parang kulani, iba yon dito. Medyo malaki siya guys na ano, kulani, siguro half a fist ko. Malaki siya. And then, nilagnat ako, nanakit yung katawan ko. And then yung pinaka napaisip ako sa ano, sa naramdaman ko guys, yung parang lagi akong pagod, tapos hinahabol ko yung hininga ko. Meron din guys na oras na gutom ako masyado, but then hindi ako kumain ng madami kasi iniisip ko na baka high blood ako, and then magsasaba yung alta presyon, tapos yung moment na nahihirapan akong huminga. Ika-clarify ko lang guys sa mga magpapabaksin pa lang na may high blood pressure. Kung tinanong kayo ng nurse kung may high blood pressure kayo guys, sabihin nyo ng tama, magsabi kayo, kasi baka pagdating ng oras na umatake yung alta presyon nyo at saka yung sinasabi kong parang hinahabol mo yung hininga mo, magpapanik kayo at doon papasok yung sinasabing baka mamatay, baka hindi makahinga, nakakamatay. Baka doon yung ano, palagay ko doon yung points na hindi kayang i-handle ng ibang tao. So ayun guys, hindi ako kumakain masyado, pero mini-make sure ko na hindi ako nagugutom. Pag nakaramdaman ako ng pagkagutom, kakaunti lang yung kinakain ko. So ayun yun guys, yung mga epekto ay side effects na naramdaman ko nung first dose. And then share ko lang din pala guys, naramdaman ko yung effects nung COVID-19 vaccine na first dose 2 days. Nung ika-2 days na pagkatapos kong na-injection na nagkasabay-sabay talaga sila guys, yung mga side effects na naramdaman ko. Kaya ngayon, 2 days after kong ma-injectionan ng second dose, ngayon ako nag-vlog, ngayon ako nag-film kasi ganito yung panahon na marami akong naramdaman. Pero as of the moment guys, wala na akong nararamdamang sakit. Nahahawakan ko na yung in-injectionan sa akin kasi wala naman na siyang epekto sa akin na bago. Ang pagkakaiba lang nila guys, ng first dose, naramdaman ko yung pananakit ng injection sa akin a day after. But ngayong second dose guys, 5 minutes pagkatapos maitusok yung karayom dito sa balikat ko guys, naramdaman ko na talaga yung pananakit. And then paglabas ko ng mall sa SM2 na San Samuntin Lupa, naramdaman ko na yung parang hinahapo ako, nahihirapan akong huminga. So nag-decide ako na sumakay sa air conditioned bus kasi nung nasa loob ako ng mall which is malamig, wala akong nararamdaman ganon. Nung lumabas ako at mainit, naramdaman ko yung pagkahapo ko. Idagdag ko pa pala guys sa side effects doong second dose na parang hinahabol ko yung hininga ko, parang nahihirapan akong huminga pag nakakaamoy ako ng mabango. Kasi guys, yung mabango, allergy talaga ako dyan. Yung mga kahit anong uri ng pabango, tapos yosi, allergy din ako. Tapos yung mga fabric conditioner sa damit, bihira yung pub ko na hindi umaatake yung allergy ko. So sumasabay doon guys yung hindi ako makahinga doon sa nakakaamoy ako ng mga allergy ko. Kaya nag-iingat ako doon. Pero ngayon guys, as of the moment, wala na talaga akong nararamdaman. So share ko lang guys, tips lang para sa mga magpapabaksin at nagpabaksin na hindi alam ang gagawin kung o baka magpanik kayo. Uminom kayo ng maraming tubig, lalo na yung malamig, nakaka-ease talaga siya ng
yung paghirap sa paghinga. And then maligo kayo guys. Huwag lang kayong kumain ng marami. Take note lang sa mga may high blood pressure na huwag kumain ng marami. Baka magsabay yung ano, yung sinasabi ko kanina na nahihirapan kayong huminga tapos tumaas pa yung BP nyo, baka magkaroon doon magkaroon ng yung problema. And then matulog kayo guys ng tama, huwag munang manigarilyo. Tapos sa second dose guys, bawal ding makipag sexual intercourse sa mga partner natin. Sa mga single dyan, iwasan muna yung mga sexual activities kasi bawal talaga siya yon. And then take a rest guys, manahimik lang sa loob ng bahay kung hindi naman kailangan lumabas. Wag nang lumabas. At kung lumabas guys, still kailangan natin magsuot ng face mask at face shield. And then of course, social distancing. So ayun guys, yung mga dati nating pinagbabawal na gawin, wag nating gawin. And then, mag-ingat pa rin tayo. So guys, okay na yung ano ko guys, okay na yung COVID-19 vaccine, dose 1 and 2. Binigyan nila ako guys ng papel na may QR code. So ipapaserox at papalaminate ko yun kasi kakailanganin ko yun pagbabiyahe ako. At kung may magtatanong sa akin, kung nagpabaksin na ba ako. So may papakita ko sa kanila. So ang saya-saya guys kasi natapos na. Walang nangyara sa akin. Buhay pa ako. Heto. So ayun guys, ang konting sharing ko tungkol sa aking COVID-19 vaccine experience. Magte-take advantage lang ako guys na magpasalamat sa lahat ng mga nanood ng vlog ko tungkol sa National ID. Yung link na yan, ayan yung lalabas. May step 1 and step 2. Ayan yung step 1. And then, ayan yung step 2. I-click nyo lang yan guys para magkaroon kayo ng guide kung paano mag-register online ng para sa appointment para sa National ID. Maraming salamat guys at napakalaki ng views niyan para sa vlog ko na nandoon sa YouTube channel ko. So until next vlog guys, kung hindi ka pa naka-subscribe, please hit the subscribe button. Tsaka pakitan on, turn on na rin guys ng notification bell para ma-notify ka sa mga susunod kong vlogs, videos at amateur tutorial videos ng aking YouTube channel. So until next vlog guys, hope na subaybayin niyo pa rin ng mga vlog ko. Maraming salamat guys.